Another day, another video. KLLKins is here once again. Malamig na umaga. 12 degrees right now. Papasok na naman sa trabaho. Lumalamig, gumaganda naman ang paligid. Color of the trees, the leaves are like changing again. Nagagandahan na naman ako. Kaya lang, nag-uumpisa na naman ang weather ng magkaka-flu. Kaya, nahihirapan na naman na papasok. Mag-umpisa na naman na mag-long sleeve. Nag-umpisa naman na nahuhulog ang dahon. Pero okay lang. Anyways, pag-uusapan natin ngayon ang paano makaipon ng pera for retirement. Okay, let's jump to that question. How to save money for retirement? Number one, we have to pay first our utang. Kasi pag hindi nabayaran ang utang at ikaw ay nagsisave, makonsensya ka naman. Hindi pwede yun. Dahan-dahanin nating bayaran ang ating mga utang. Ayun ang number one na gawin. Kaya keep working habang kaya pang magtrabaho, mag-work ka. Pero iwasan mo na nung umutang or bibili ng mga bagay-bagay na hindi naman na kailangan. If you are getting old actually, hindi mo na kailangan ng 5 pairs of shoes a year. In fairness sa akin, these shoes I have, bago pa mag-pandemic, at bigay lang din sa akin. Hindi na ako bumibili. Number 2, pag nakabayad ka na ng utang, start to save. How? Ayan. I'm here in the house of my friend, bahay ng kanyang employer. So instead of going out for a coffee, kasi ginagawa namin ng every Thursday ang pag-coffee. Ngayon napagtanto namin na huwag na kaming pupunta sa labas na mag-coffee. Alternate na lang na pupunta kami sa mga bahay ng employer. Instead of buying coffee, once a week or twice a week, thrice a week, coffee inside the house. May instant, may brewed. Sorry, kung ano-ano. To save money. Kasi $10 din yun na pag nag-coffee kami. Plus muffin or whatsoever na panghimagas. So yun, avoid or iwasan natin mag-coffee sa labas. Ayon ang number 2. Ayan si Madam Deldi. Ayan ang kanyang spring roll or sa Ilocano or sa Tagalog, lumpiang gulay, no? Lumpiang gulay. Ayoko na siyang tulungan. Hindi na. Tinatamad ako. So siya na lang. Ang pag-usapan na lang namin, paano kaya makaipon ng pera para sa retirement? Paano ba, Del? Magbigay ka ng isang dahilan para pa makaipon tayo? Hindi kailangan. Para sa akin, ang ipon is very stressful. Kung may pera ka, may panahon. Ano na lang, ilayas mo. Paalis ng stress, makakita ka pa ng magandang tanawin. Kasi kung mag-ipon ka, ang pera mo na sa bangko, lagi mong iniisip, baka manakaw, mawala. Tapos ang time, lumampas na. Tatanda. Yung pera mo sa bangko, doon lang. And nakinabang ang bangko, tapos uugod-ugod ka na. Mag-ipon din ng konti para naman for rainy may days. Fallback. Oo, for rainy days. Ayun ang sabi ni Madam Del, stressful daw ang pag-iipon. But for me, mas maganda kang mag-ipon kung
kinakailangan kaysa mag-travel. I love traveling. Kaya lang kung may extra ka. Minsan kasi nagta-travel tayo na wala tayong extra, inuutang. Ganun ako eh. Pero ngayon, sabi ko, I'm getting old. Iwas-iwasan ko na ang pagta-travel. I will give limits to it. Magta-travel lang ako siguro kung may extra. But for now, because I went home to the Philippines, no traveling for the whole 2024 and of the last quarter, October, November, December, no plan to go far. So yun, iwasan ang pagta-travel. That's the third thing para makasave. Yun, yeah, magkape ka. Gusto mo, yun ang ginagamit ni Kenzie. I need coffee. Yan doon. Pero ano to? No, wala yan. Mag-init ka? Wala akong instant. Next is cut down your expenses. How? Napapansin ko sa amin, parang mahalaki-laki ang aking binabayaran sa internet, cellphones, cable, ganon. So I tried to call sa mga provider namin kung may makuha akong mas mababa. Kasi talagang marami akong, sobra-sobra yung aking binabayaran. Nagtanong-tanong ako sa mga friends na they are just paying $100, ganun sa internet, plus cable. So what I did, I call all my providers. Yung, like, sa internet, I was paying $292. But now I'm just paying $67. So maraming pera na naisave. The same as sa aking cellphone, together with the cellphone of my husband, dati 91, 74, ganon. Ngayon naging 56. So yung naipon ko or sa pag-cut down ko ng expenses, ilalagay natin yan sa ipon, sa savings. Hopefully, in God's time, in perfect time, mabayaran ko lahat ang aking mga utang. Kasi may mga utang pa ako talaga. Kaya I'm trying my best na mag-save na kahit papaano. Last but not the least, kailangan pag na-grocery shopping, especially food, ilista nating lahat yan. Kasi pag hindi tayo naglista ng mga bibilhin, kung ano-anong nakikita natin sa grocery. Minsan, bumibili ng luya, alam mo naman na may luya pa sa bahay o kaya nakalimutan mo. Kaya check all the stuff na nandun sa bahay mo bago ka mag-grocery. Yung needed lang talaga. Kasi iba yung wants at saka need. Kaya yun, ayun ang natutunan ko. And dati ako ang nag-grocery dito sa bahay namin. Sa bahay namin, but now, I see to it na ako na ang naglalagay or naglilista ng lahat ng pwedeng bilhin yung linggo na to. And then my husband and my son-in-law, sila na ang pumupunta para hindi ako makabili ng extra. So yun, budgeted na ang aking weekly expenses when it comes to food. Ayun ang buhay ni Kael this 2024. Trying to save for the future, for retirement. Okay, let's continue the game. Tulungan ko na si Madam Del kasi ito na yung free food namin for this week. Walang cilantro kasi ito ay may cilantro. Oh, the best. Oh, ayaw ng... Lang. Ayaw ng... Simple. Ayan si Madam. The beautiful Madam Del B. At saka hindi stretch yung... Hindi stretch yung ano. How special kung sumama sana si Madam Chairman na isa di. O dalawa lang. Ay, pag naubos ko to, everyday. Natural, ubusin mo naman talaga yan. Pag naubos ko to, everyday na ganito, tataba ako. Ay, 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 buhay.
Ayan, natapos na kami magkape. So, pauwi na ako. I have something for my employer. Spring rolls, lumpiang gulay. Nabusog ako. Naganahan namin magkwentuhan kasama ang nanay ng employer ng aking kaibigan na si Madam Del. Anyways, thanks again for watching and see you next time. Please don't forget to subscribe, Kyle Elkins.